Going straight for Wise agad-agad. Yun na, pero medyo nilalayo yung camera, pero may baton na nagawa doon si Rafflesia, and that's gonna be Jay revitalized, nilapag na doon sa may bandang lupa. Okay, so bakit nanalo ang Onyx PH doon sa bigaya na yun, Kuya Rob? Yung mga buhay nila dito, mababa. Nabawasan sila ng todo dito. And sabi ng Onyx PH, mababa yung buhay nila. Eh tara, sugod tayo! Sugod talaga. Dahil si Jay na naman yun ang gulo doon sa purple buff, mga hindi pa yata huminto ang Onyx PH. Pero akin na munang sabihin, from October 27 hanggang November 13, log in kayo sa inyong mga laro and participate in the Trickster Village event and get Halloween candies for a treasure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing tasks. Charista special skin Hammer Giant is guaranteed within 10 spins. You don't want to miss out on this one. Mm-hmm. And alam mo, ito, you don't want to miss out on the laning stage na nangyayari dito for the side of Onyx. Ang ganda ng pressure na nadadala nila dito against Aura. Pero ang Aura dito may sagot sa may taas. Although KelVJ dito, siya pa rin yung nasa side lane na Roger. Tingnan natin kung paano gagamitin ng Onyx yung advantage nila dito na walang purple buff ang Gushon. Oo. Saka, I like what Dilar did doon. I mean, most Tamos player would just hold on it, probably bibili ng healing necklace at hindi nila hahayaan na umalis sa kanilang lane. Half HP si Dilar, alam niya na malapit doon si Greed, TP out na tayo kagad, full HP, that's the only time na magiging sa ano tayo. Kumbaga, confident siya na magstay sa lane niya. Malinis ang ginagawa dito ng mga teams. Tingnan natin kung paano nila kukunin ang kanilang mga core items dito. As you can see, ladies and gentlemen, in terms of preparations, you have 3 executes on the side of Aura PH. That's going to be on Roger, Natalia, and Yuzhong. Dito naman sa may kabila, mas sabihin na natin mas more na pinaghalo. Mm-hmm. May mga flicker, may retribution, may revitalize. Mas balanced, kumbaga. Mas balanced. Rather, mas defensive in nature yung mga spell ng Onyx kasi puro pantakas. Meanwhile naman dun sa kabila, more on offensive kasi panay execute. So, eto ah. Kumahanap yung Aura PH dito ng setup na magagawan nila ng paraan para mag-pop off na si JP. JP dito, he's just gonna go out. Nag-recall ba yun? Oo nga eh. Para, alam mo yung recall ni Saber? Parang ganun yung pakiramdam. Boss, paskin ka naman ng ganun. Gusto ko yun eh. Ang ganda. Boss, actually, boss Rob, wala ba tayong skin? Nakita ako doon. Actually, meron ako. Terisla. Terisla, kakasabi ko lang eh. Gusto ko eh. Pero, uy. Pero ito na, Wise dito, ginugulo ni Kree pero hindi niya masyadong papasok. And Dilar, jumping in, papunta doon sa Natalia. Siya ang unang nabura. Sino ang susunod? That's gonna be Killwash, mga kaibigan. 2-man down na naman ang nawala sa Aura PH. And this gonna be an uncontested turtle para sa Onyx. Lagi silang naliligokan dito ng side ng Onyx. Kumbaga, pipilit yung Aura PH dahil mayroong Black Dragon form. Magkukol sila ng fight. Tapos ang ginagawa ng Onyx PH, dahil sobrang agresibo ng Aura, iniipit nila sa gitna. Na dumarating sa point na yung dalawang members nila dito, si Iyakno at si Dilar, yung on Thumbs and the Ruby, meron silang 1v1 situation against one of the heroes ng Aura PH. Oo, pero yun na. May bawi naman sila doon, Kuya Butters, dahil nakuha nila si Oh My Venus, though si Wise hindi na nila makukuha ngayon. Now, mga kaibigan, what I think, to be honest, is that hindi na ma-maximize ng at least ng Aura PH dito yung kanilang lineup. Why did I say that? Kasi yung execute nila, parang sabihin na natin parang natutulog. Kasi whenever you're gonna be going for a very aggressive approach, like yan, tatlong execute kayo, and yung cooldown, hindi nyo nagagamit, you don't have the maximum uptime ng spell nyo, baliwala eh. Oo, kumbaga, kinukuha mo kasi ang execute, Rob. Tama ka dun eh. Kinukuha mo ang execute para talagang kumuha ng kill as long as mag-off cooldown siya. And what I mean, ladies and gentlemen, about off cooldown is once na available ulit yung skill, dapat napipindot siya agad. Oo. Kasi yun yung isang advantage mo eh, na nagagamit mo siya every time at walang nasasayang na oras dun sa execute na yun. Mm-hmm. Kumbaga, hindi siya katulad ng flicker kasi yung flicker, sinesave mo yun eh. Oo. Kumbaga, tinatabi mo yung flicker para dun sa mga oras na maiipit ka sa laban or pwede ka mag-engage dahil tingin mo na kayo yung mananalo dun sa fight na yon. Totoo. Pero for execute, it's more on the idea na pagka magagamit mo siya, gamitin mo siya. Yes, gamitin mo siya. And come to think of it, that's 3 execute. If you could be able to just deal damage kahit sa isang, kahit sino nga yata eh, na puruhan mo ng 3 execute together with the skill of any hero, for sure mamamatay. Regardless ako na siguro Basha would be an exemption para sa side dito ng Onyx PH. Now,
What we're trying to say is para siyang pwede natin sabihin Butters sa Veterans Hunter Emblem. Tapos retribution, you always want your retribution na nagko-cooldown kasi na-maximize mo yung paggamit ng emblem mo. But meanwhile for Aura, I think they are very reactive at this moment. Oh. Though siguro naman may powers, they know their winning condition, their power spike, pero tingin ko hindi pa nila nakikita up until now. And seeing na may execute sila dito, marami-rami sila magagawang bagay, pero it's gonna go to Rafflesia. Naagaw nila yon, pero may punish kaya naman gagaling dito sa side ng Onyx PH. Greed ang nakita at Greed ang napili. Yun yan, siya yung napili at siya yung medyo nagkamali. Pero magkakamali rin kaya dito si Jay, makunat naman ang isang basha, pero dalawa, may tulak pang nangyari doon. Habol ngayon, even Jay na wala ng buhay dito, yung kulong, makunat pa din. Rafflesia, kaya ba? Traceless kill, Paris Paris White. Cindy Lark, nasa likod. Pero binato siya ni Rafflesia, pero bale, wala. Habol na naman dito, basag yata ang tore sa gitna ng Aura PH. Ito yung tinatawag natin true zone. Totoo yung true zone, men. Alam mo yung pakiramdam, Kuya Butters, na ay, biglang nandun si Dilar, nasa top ka. Diba? Parang, alam mo yung misdirection, pero ang bigla na lang lumalabas, lumilitaw sa clash. Lulubog lilitaw. Ay, pwede yan. Magic Temple. Magic Temple. Oo. hindi halata sa edad. Oo. Pero yun pa, ang nawala, kiluwas ang sunod. Naku po, mga kaibigan, Aura, they really need to think through dito dahil Onyx PH hindi nagbibiro. Hindi nagbibiro. Aura PH dito, kailangan nilang bilisan yung kanilang mga engagements dito. Katulad yan, as long as mabilis at snappy yung pag-takedown mo ng mga tao dito, hindi sila makaka-react. Pero kapag ka naging extended yung teamfight, kumbaga tumagan, sabihin natin ng ilang segundo, sabihin natin mga 10 seconds, 15 seconds, enough time kasi yun para kay Dilar at kay Iyakno na maka-ikot, di ba? Oo. Kailangan mabilis. Mabilis. Kasi Kushungi. Exactly, mabilis pa sa pass. Ika nga ni Manjin, Paldas. Pero yun na, nakuha ni Wise na naman yung turtle, Black Dragon, panggulo. Pero walang nangyari. Out na muna naman dito ang Aura PH and Onyx. Onyx! They are the one on the lead. Yes, 3,000 pa lang ang lead. Pero I guess they are very in a comfortable position. Si Greed. Kaya niyang habulin si Venus dito. Pero si Venus nakakaramdam eh. Wings by wings na agad. Grabe yung anticipation ni Oh My Venus, no? Mm-hmm. Wise dito. Looking as sharp. Pero Aura PH nakuha na ni JP yung pinakaunang kill niya. So ibig sabihin, it's all about momentum at this point. Kaya niya bang sundan etong kill na to? Yes, mukhang susundan na nga yata. Isang laban na naman na magaganap. JP, looking in sa Y, siya yung gusto niyang pawala. Pero dito sa may bandang baba, gitna Iyakno ang napili na lang. Pero hindi nila mapatay yung Ruby. Binato na si Kiluwash para tumakas pa. Pero walang nangyari sa laban. Once again, Kuya Butters, ang mga execute parang natutulog na lang bigla. Mm-hmm. At habang nangyayari lahat yon, nagpa-farm si Kiel VJ. Si Kiel VJ dito, kung makikita natin yung gold, siya yung isa sa mga farm talaga na heroes dito kasi hindi siya pinapatulong as much as possible. Si Rafflesia yung pinagsakapan nila dito at si Rafflesia din ang makukuha nila at itutumba nila. Tumbang-tumba talaga, Kuya Butters. Pero you look at that. That was the tank meant to be para sa Aura. Pero binubura lang ng ganon-ganon ng Onyx PH. Kiluwash dito. Dragon Tail pauwi. Naku po, ano na ang mangyayari dito sa Aura PH? Our back-to-back champion are gonna be having a back-to-back lose nga ba sa Onyx PH dahil nakapatay na naman sila ng isa. Nagkamali ba ng bato? That's gonna be Jay. That's the basha. Papalag naman ang Onyx pag giniling at ginusto. Onyx, pasok ang magic. Si Kiluwash makunat doon sa gitna. Hindi pa rin mamatay ang ganda ng mga bato ni Rafflesia. Pero siya yung nawala. Sunod na si Kiluwash. Naku po, ubos ang Aura. Tatlo ang nawala at nagbasag na lang si Wise doon sa taas. And hindi yon difference in terms of skill, hindi yung difference in terms of timing, it was the difference in terms of items, ladies and gentlemen. Hindi yun dahil na mas magaling at mas maganda yung pwesto. Kung papansinin mo, ang ganda ng pwesto ng ng Aura, to be ng honest. Ng Oric. Napagsama ko yung dalawang team. Uh-oh. Yung Aura, ang ganda ng pwesto nila. Na black dragon form dito ni Kiluwash, yung apat, na pagkumpul-kumpul niya, ang dami na huli na knock-up, pero ang kulang talaga kasi, damage. Yes, definitely. Yung damage. I mean,
Supposedly, Dagushon was the one to burst anyone from the side of Onyx PH. Kita naman yon sa ginagawa ni JP kanina. He's actually pushing forward na mapatay si Wise. Pero, gaya nga, like what you said, Butters, napaka-awkward na ng position ng Onyx doon. Pero, definitely, sila pa na parusahan. Sila pa na parusahan. At speaking of parusa, si Greed, masyado na siyang matilok, patay doon sa taas daw. Onyx PH with a very commanding lead. 8,000 ang lamang. Hintay na lang dito sila sa Lord at posible na nilang masara itong laro. So nakakahanap na rin yung mga teams natin dito how to deal with the Natalia. Mas nagiging alerto na sila sa mga bagay sa gilid-gilid. Nakita din natin ito kahapon dun sa Omega versus Blacklist na hindi talaga nakapwesto yung Natalia. Every single time na iikot siya, merong way dito yung side ng Omega para hanapin yun. Uh-huh. Pero here comes the initiation. Wala nang Gushon. Yes, wala nang Gushon. Pero ano pa ang hahanapin para sa Aura? Depensa sila dito, mga tol. Ano ang gagawin? Kaya ba nila ito? Wala pang minion wave. Dito ang Onyx. 50 seconds ang Lord. Disengage na muna. But that's gonna be a 1-for-1 kill. Pero I think iyak to what he actually did there. Meron siyang sinubukang ikunin. Pero hindi nga nila na-burst. That was actually JP. Pero mukhang hindi pa yata tapos ha. Onyx PH, pumasok doon yung gulong. Nako, wala yatang tulong. Roughly siya muntik mamatay yung robot. And out again. Tingin ko ang ginagawa ngayon dito, Kuya Butters, ng Aura is just nililimit nila ang vision ng, ng Onyx. Nililimit nila ngayon dito ang Aura kasi alam nila na mabubuhay na yung Lord. Si Natalia, maganda ang pwesto. Kaya niya kaya mapatay si Wise. Si Wise, nahuli dito. Traceless. Magagamit yung traceless. Pero nakatanong parang si Jesus. Buhay pa! Pero execute. Execute. Nagamit na rin sa wakas. Sunod dito. Di ito na ba ang pagbangon ng api? Naku po, si Jay. Yung gulong pero wala nang katulong. Sa likod, si Iyak. Nung nagkawatak-watak ngayon ng Onyx PH. Naku po, Aura. Aura fire. Nag-init na ang mga Aura, mga miyembro. Habon sila rito. Ito na yung dragon. Inaabol yung ibon. Naku po. Naku. Oh, Venus, ko pa kayo yan. Kailangan mong lumabas ng laro. Pero hindi nahahabol doon ang Aura. Ginugulo sila ngayon dito ni Dilar. Ako ang bahala sa iyo, aking reyna. Hindi kita hahayaan na mawala. The queen and the king, ladies and gentlemen. GLVJ is the king. The queen is on the other side. Oh, my Venus dito going in. Wings by wings, we'll get her out. Yes, we'll get her out. And at least, yes, namatay doon si Dilar. Pero na-hold nila si doon Jay, yung pagkuha pa ng Lord. Si Jay, masyadong matilok. Habol siya dito. Yung gulong, binabato-bato. Pero wala pa rin, hindi aabot. Now, I think, Kuya Butters, we do have a ball game. We have a ball game indeed, Rob. Nahanap ng Aura PH dito yung turnaround na hinahanap nila kanina pa. Walang opening na pinapakita yung Onyx PH. Pero ito nga sinabi natin, sa isang choreography, pwede kang magkamali ng step. Mm-hmm. And yun yung pagkakamali sa step dito ng Onyx PH. Kumbaga, yung single-single, double-double, naging single-double-single. Oo. Nagulo. Nagulo. Nagulo ang steps dito ng Onyx PH. Yes, still, they are still on the lead dito, mga kaibigan. But, Aura PH, they do have here a chance to break it even para sa kanilang peers ng Onyx. At nakikita na natin dito, nagkakaroon na, mapapansin nyo mga kaibigan, nagko-cooldown na ang execute dito ng mga tropa natin sa Aura. Mm-hmm. Mahirap ang pwestuhan talaga dito ng Aura PH. Parang may something sa Aura ngayon na hindi nila kilala kung ano yung laro nila eh. Yeah. Parang naghahanap parang, sila, nangangapa sila. Yes, parang hindi nila alam yung certain identity nila dito sa laro na to. Pero yun nga ba talaga ang storya dito, Kuya Butters? Dahil si Raflesia pasok doon sa likod ng Onyx pero pinatay ni YC Green. Habol yung dragon. Naku po, kaya nyo ba yan? KLVJ, yung makulit na aso, rather yung wolf nga yata yun. Pero si Dilar, magulo. Habol na naman. Dragon Tail may pinaangat pero wala pa rin doon. Wise ang mawawala. Sunod na si Kilowatt. Magulo masyado ang laban pero ang sure ako, dalawa lang ang natitira sa Aura at isa na nga lang ngayon at yun ay si Raflesia. Ang tanong, kukunin ba nila yung Lord or tatapusin ang laro? Si Wise ang nakuha kapalit ang apat ng Aura. Raflesia, the only man standing here and I think that is going to be an uncontested Lord for the side of Onyx. Pero si Raflesia dito may gustong gawin. May gustong patunayan. Binato niya isang tropa doon nung Onyx base sa loob. Na parang sinusubukan, mananakaw nga kaya ng robot na yan, pero hindi. Greed,
move, muntik nang umabot pero hindi sapat. Still, Onyx PH, ito, tignan natin, the Gillette Instant Replay, hashtag Shave the Day, ang nangyari doon sa laban, Kuya Butters. Kung mapapansin nyo, nagkaibitan na, ang ganda na ng huli kay Wise. That was a fight na kaya na sana i-take ng Aura PH. But, hindi nila napansin si Venus. Kasi at this point in time, kailangan kapag dumiretso ka, hindi ka liliko. Di ka pwede umatras. Bawal. Di ka pwede huminto. Totoo yun. Roster. Roster. Oo. Kailangan gagawin mo. Pag nakita mo si Venus ang target mo next kung matanggal mo si Wise. Kasi hindi na kayo pwede magpa-isolate dun sa ginagawa ni Venus na varied air strike. Exactly. Exactly. Tas given na medyo nagtitikit-tikit pa sila dun, medyo makipot yung lugar na yon para sa Aura PH. Yes, ba kaibigan, naku po, mukhang magkakaroon yata tayo dito ng match point as Onyx PH slowly but surely nawinawasak, pero yung dragon ni Kiluwas punta doon sa likod. Pero wala nang pakialam yung Onyx dahil si Dilar hindi lang siya pogi, matapang pa, pumasok doon sa loob ng base dito ng Aura, pero iyakno ngayon. Sinusustain ng buong Aura, tatlo ang nawala, gawin mo ng apat yung bigla dahil si JP ang natira ngayon.